Si Martin Romualdez, Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Lizatras Mags ay nakaharap ngayon sa isang kontrobersyal na aligasyon matapos umano silang masangkot sa kasong bribery o panuduhol sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, ang tatlo ay diumanoy konektado sa isang scheme kung saan may tumanggap umano ng malaking halaga ng pera bilang kapalit ng mga benepisyo sa negosyo. Itinuturo ito ngayong bilang isang pinakamalaking kasong kinakaharap ng mga kilalang personalidad mula sa Pilipinas sa larangan ng pandaigdigang politika. Sa gitna ng balitang ito, umugong ang takot at pangamba sa hanay ng kampo ni Romualdez, Kuting Jr. at Lizatras Mags. Ang kanilang mga abogado ay naghahanda na ngayon ng depensa laban sa mga nasabing kaso na maaring magdulot ng malaking epekto sa kanilang mga reputasyon at posisyon. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ng tatlo, sila ay tila nanginginig sa posibilidad ng mas mabigat sa mga paratang na maaaring iugnay pa sa kanila. Ang naturang insidente ay nagdulot na malaking ingay sa social media at iba pang media outlets sa loob at labas ng bansa. Habang inaabangan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng kampo ni Romualdez at ni Kuting Jr., ipinayag ng palasyo na handa silang makipagtulungan sa mga imbisigasyon upang dinisin ang kanilang mga pangalan. Sa kabila ng isyung ito, nananatili silang determinado na magpatuloy sa kanilang mga tungkulin sa gobyerno. Patuloy namang inaasahan ang pag-usbong ng iba pang mga detalye sa mga susunod na araw na tiyak na maghahatid ng mas matinding reaksyon mula sa publiko at sa mga kritiko ng administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yung JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay. Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection. Itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi yung hapon, no, ng Universal, ng dalawang pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Okay. Ngayon, sino to si Michelle Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ay ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si natatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa tatay ni ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay, paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay, ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay, ay tumulong. Okay, kailangan daw si Lazaro at Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month. Per month, net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, ha? $35,000, net na yan. Ngayon, yung board ng Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 30 ng miyembro, at kailangan
si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, in-approve ito, itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms niya to para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita niyo yung mga JX665, J656, JX656. These are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, part 6 and paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay? Ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Okay? Yan ang plano. So besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw ay may ibigay kay Romualdez. So ang nangyari, yung head ng Universal, okay, yung Universal, ito po ang parent company ng Tiger at ang Universal ang may-ari ng Okada. Okay. Ang Universal nagkaroon ng business trip sa Pilipinas at may daladalang heavy luggage. At yung heavy luggage na yon ay merong item para kay number 2. Ang number 2, ito po ang tawag kay Martin Romualdez. Number 2 si Martin Romualdez daw sa Philippine politics. Hindi si Inday Sara na vice president. Si Martin ang number 2. Okay. Ngayon, pag dumating na raw ang item sa Pilipinas, ito ay dadalhin ng Universal Executive kay Martin. Okay. Ngayon, yung Asano, sabi niya, nakip na natin yung promise natin kay number 2. So now, turn na ngayon ni number 2 na i-fulfill ang kanyang promise. Okay. Intindihan nyo? Lahat ito ay may reference sa documentary evidences mula emails, text messages, etc. na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito, ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, eh itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposible hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro. Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, ito, itong sinasabi. Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Orkada ay kukuha ng suporta, significant political support, kukuha ng significant political support mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang control ng Okada. Yung JX647 na yan, yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Ngayon, ato na nga, etong si Romualdez, okay, kasabwat siya, alam ito ng lahat, okay? Kaya nga, okay, noong July 27, 2022,
yung executive ng Universal na si Sato Nobuki nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yung JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Court of Delaware Court of Chancery, kunin niyo ang buong kopya ng kaso, documentary evidence. Makikita niyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At ito pa, si Romualdez, para before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez, I think nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north, nandun siya, nag-i-inspect. So pagkatapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez. Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, kamitin ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan, July 2022? Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 is must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez eh mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na ito importante dahil hindi ito kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, in-offer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na mag-i-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, bibabayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation, at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay?
iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi nila, sabi ng mga hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. At kailangan daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi yung Tiger, nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, eh, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, eh, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Ayan, inilagay ko sa pulang box. The testimony was not credible. Sabi niya, hindi credible na ang testimony ninyo na ang heavy luggage ay hindi bribery. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng judge. Una, sabi ng judge ni James Travis Laster, ang mga lawyers ninyo may printer. So bakit kailangan nyo mag-print sa Japan? Ah, number one. Second reason ng judge. Eh, ang Philippine law naman, pinipermit ang electronic versions ng mga kaso. So bakit kailangan nilang i-print, di ba? Eh, pwede naman ang electronic version sa under Philippine law. Pangatlo, eh, nag-file na raw ang Universal ng mga documents, okay, para sa lawsuit. So bakit pa kailangan nyo mag-print? Ikaapat, ngayon, bakit ang senior executive ng Universal ang kailangan magdala ng mga printed documents papunta dito kay Romualdez? Eh, meron naman kayong courier. Ikalima, sabi ng judge, yung mga emails ninyo sa Universal, ang sabi ninyo, yung daladala ninyo ay item. Ito ay napaka-weird na word para sa documents. Actually, yung mga emails daw Universal, punong-puno daw ito ng mga codes katulad ng heavy luggage. Si Martin Romualdez ang tawag number 2. Okay? Bakit kailangan yung magkaroon ng maraming-maraming katsakahan na iba't ibang words para lang sa court documents? Kung court documents talaga yan. At ito ang pinaka sinabi ng judge. Noong minute ng Universal executives, ng mga Hapon, si Romualdez, ipinakita nila nga ang letters ng 26 Capital at isang pang kumpanya tungkol sa deal. Pero ang mga letters naman yun ay hindi mabigat. Kaya itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madaling salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin, mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minute nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery, pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, ang presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo-kangaroo court ninyo. At ito ang pinaka-nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito,
ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang, kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala rin mangyayari. Kung dalhin mo itong, kung halimbawa, mag-utos ang si James Travis Laster na ituloy niya yung bill niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga, ang outcomes pala sa Pilipinas na i-impluensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw nitong 26 Capital, gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa? Wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, malabong mangyari. Na-gets ninyo? Na-gets ninyo yung sabi? Ang outcomes ng sa Philippine legal courts ay na-impluensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Sino? Sino ang fake news? Si Martin o yung judge sa Amerika? Ngayon, mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador-senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Ayan, nakikita nyo dyan ang link. I-screenshot ninyo. Puntahan nyo yan sa Google. I-search ninyo yung link. Puntahan nyo yan. I-type nyo sa search bar. Yan, i-screenshot nyo yan. Pumunta kayo ng page 36 ng decision para mabasa ninyo ang ating diniscuss ngayong gabi dito. So, mga kababayan, please lang pag-usapan ninyo ito. Ito ba ay tama? Kakaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pa lang, Martin Romualdez, nag-commit ka na ng plunder. July, my God, hindi pa umiinit yung titi mo dyan sa Kongreso. Ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Tangina ninyong mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez na napaka-corrupt ninyo. Tang ina. Ayan ha. Puntahan nyo yan. I-screenshot nyo yung link na yan. I-search ninyo yan. Puntahan nyo yung page 36. Tanungin ninyo mga sarili ninyo. Bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools? Ateneo, UST, Lasal. Kasabwat na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!